Ano? Kapwa na. Oh, maga sige. Ay, mga ka-rappers, it's Ano Rocky and first time, Mr. Eagle. Nagagawin na akong iba. So, po. First of all, congratulations for the 20th anniversary ng unang hiri. Thank you. And ito, question, first question ko, sir, paano nyo nakatagal yung show nyo ng ganong katagal? I think, baka pa ako, sir, parang elementary, pinapanood ko na kayo. Eh. Yun yung kinagiwayan ko when I walk out for this school. Eh. Thank you, at tingnan. Yun kasi yun eh. Yung mga kumigisig sa umaga, na naging habit na nila, yun talaga ako nagpapasalamat. Kasi hindi tatagal ito kung wala sila. At syempre, yung content naman namin, yun ang talaga namang iningatan namin. Mapagandang balita, at yung ilang mga features, mga segment, like yung mga fiesta. Kasi ito, ang talagang gusto namin doon, maiparating sa buong Pilipinas, yung mga hindi nila mapunta ang lugar na may ibang kultura, may ibang pagkain, di ba? At nagka-travel na rin kami. Yes, so kaya papasalamat ako dun sa aming staff, yung mga remote team, kasi talaga sila yung nag-scout ng mga lugar. At bukod dun, yung mga email tsaka sulat na pinapadala sa amin, na i-feature namin yung kanilang pista. Which is okay naman kasi pasasalamat to sa kanilang ani, pasasalamat to sa kanilang mabuting kabuhayan, sa ganang kabuhayan. Yun. 20 years onward, ano pa pong aabangan namin sa unang hiri? Meron ba mga iba pa na makita kami? Ako nga, sa nakikita ko, malaki pang improvement sa news. Marami pa kaming gusto yung parang exclusive o mga putok na balita. More on the, kundi documentary, more on the parang investigative na susubaybayan tuwing umaga. Yun ang gusto namin palakasin sa news. Yung ibang segment ay nandun na, pero mas pagagandahin pa. Kasi gusto namin na pag may mga nagsasayaw sa TV, yung mga nasa bahay, may nakikisayaw. Nakikisayaw din, di ba? Kasi ang gusto namin, ang unang hirit, pag pinanood mo, okay na yung mood mo sa buong araw na yon. Kami yung magseset ang tone na, di ba? Malaking tulong yun eh. Kesa yung bad mood ka, gusto mo lang, unang hirit na, ay, tinitiya ko magiging masaya ka. Kasi, like ako, tuloy ang research ko. Tuloy ang pag-aaral ko para may mga bago tayong mga joke na socially relevant. Ako kung i-share ko lang din, nakabulong sa akin yung unang hirit. Kasi pag umaga dati, papasok ako, di ba? Parang pinatamad ka, bubuksan ko lang yung TV sa unang hirit. Ang saya-saya na. May news na, may mga traffic. Tapos yun, parang magiging active ka na, na pumasok, hindi ka ma-board. So, ang laking tulong niya. Parang isa yun sa kinalakihan namin na yun. Pag nagpaalam nga ako, parang lahat ay bitin. Oo nga, eh. Tama, di ba? Paano bitin eh? Mag-aalas 5 ko kami, alas 8 yun. More than 3 hours almost. And tapos sir, nakikita kayo almost every day and umagan gabi unang hirit, minsan saksi, and dun sa Tonight with Arnold Labio. So paano nyo pong nababalance yung schedule nyo na almost every day na nakikita kayo? Naman, alaga naman ako ng GMA, time. Lagi ako kinakamusta ni FFG, kamusta ang health mo. Siyempre, may diabetes na po tayo. So ito naman, maganda naman yung mga schedule niya. Like ang Tonight with Arnold Labio, mga dalawang episode kami, ang taping niyan every Tuesday. Mamaya, meron ako. Tuesday yun. Mamaya, meron ako. So, bago mag-taping ng Tonight with Arnold Labio, makakapunod ka na niya. Tapos, makakapagpahinga pa ng konti bago magsaksi. Tapos may enough, tulog ka pa rin kasi ang saksi natatapos ng 12. So, kailangan by 1, matulog na ako. So, may enough sleep pa rin ako para gumising. Pag tinignan mo naman schedule ko, parang schedule ko gabi, hindi siya umaga. Ah, okay. So, di ba sa umaga, mahahaba ang oras mo. Kung walang meeting yung Egan Foundation o kung wala akong golf tournament, nakakasingit ako ng mahaba-habang tulog. Bawi-bawi. Talking about Tonight with Arnold Labio, nakikita ko ang dami yung mga guest stars. Of course. Sino pang stars ang gusto nyong maging guest sa show nyo? Naku, marami. Ang isa sa mga nire-request, yung, kasi dati hindi namin pagsabay, Ding Dong at Marian. Pero nasa ano na rin yung invitation sa kanilang dalawa. Sabay sila. Isa rin yung Tomcat. Ayan, sina Carla at saka si Tom Rodriguez. Gusto nila yung mga couple, masaya kasi pag tina-challenge ko, ganyan. Sila naman talagang pinakikita ko yung kanilang pagmamahala noon walang halong ano yun, hindi. Tsaka, hindi ako showbiz eh. Pero nagdoa ako eh, hindi kayo showbiz, pero yung mga challenge mo, pumatok siya. Actually, sa YouTube ko pinapanood. Okay, tsaka salamat sa lahat ng mga
award-giving body na nabibigyan ng best talk show yun ha. Ang ulang ang Tunay Without a Glove this year, nakatatlong award kami. Thank you. Ayun. Siguro po, ano lang po yung mga message nyo sa mga fans ni Egan na supporting from then hanggang ngayon. Or doon sa mga fans ko, lalo na nagsimula ng 1999 na talaga na ngayon at binata na ngayon. Thank you. Tuloy nyo lang yan. Ano yung pag nalalaman namin na kasama namin kayo sa ganung katagal na panahon, nakakatuwa at nakakabigay sigla din sa amin na sa 20 years na yun, nandiyan kayo. So, walang iwanan ha! At lagi nyo abangan, may mga dagdag pa kami, magagandang segment para sa inyo. Last na nakalimutan kita lang, sir, yung sa Tonight to the Arnold Club. Yung kayo ba nag-iisip ng mga challenges yun? Talagang mga idea nyo lahat? Or may mga idea ko, may mga idea din yung magagaling kong staff na galing din sa iba't ibang show abroad. So, syempre, binibigyan namin ng twist na mga parang maging Pinoy naman. And click na click. Pati yung mga guests namin, nag-i-enjoy na. Sarap pala mag-guest dito. Akala nila dahil commentarista ako sa radio, tsaka news, eh babanod ka naman. Parang akala ka nung una, journalist type eh. Pero hindi nanood ko. The other side of Egan yun. Kami ng ano? Sige yan. Thank you po, sir. Bye! God bless! Thank you. Segment, ha?